yung laban ko pala sa December 15 ay na-cancel po. At hindi, pumunta kami ng GAP pero nakaraang hindi rin po ako nagtuloy nakuha ng lisensya. Kasi... Sabihin mo, anong dahil mo? Bakit? Anong dahil mo? Wala kami scripted dito, mga kapatid. Dito, battle YouTuber over there, ha? Anong dahil mo? Sabihin mo, kung ayan, bakit guys, ka... Natatakot ka ba? Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin ang video na nilabas ni Boss Rich doon kung saan mga kabakal, sinabi nga dito ni Boy Bagsik na ayaw na raw niyang mag-pro. Dahil mga kabakal, hindi raw siya nakakuha ng lisensya at na-cancel yung kanyang laban. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Ay, mga solid supporter ni Boy Bagsik, no? Uwi na po siya ngayong araw na to. At hindi namin alam kung anong dahilan, ayaw mag-pro. No? At ano ba talaga dahilan? Yan guys, ito guys, sa mga hindi pala nakakaalam na yung laban ko pala sa December 15 ay na-cancel po. At hindi, pumunta kami ng GAP pero hindi rin po ako nagtuloy nakuha ng lisensya. Kasi... Sabihin mo, anong dahilan mo? Bakit? Anong dahilan mo? Wala kami scripted dito, mga kapatid. Dito, battle YouTuber over there, ha? Anong dahilan mo? Sabihin mo, kung ayan, bakit guys, ka... Natatakot ka ba? Utang ina, ba't ako matakot? Ubusin ko silang lahat, eh. Oo, okay, bakit? Ano? Ito guys, ako baka... magpo-pro ako, pero baka matagal-tagalan pa guys, kasi... hindi ko masabi sa inyo kasi ito masasabi ko, yung pagbaboxing talaga sobrang hirap, daming sakripisyo guys. Unang-una yan, yung malayo ka sa pamilya mo, pero kailangan yan kung gusto mo talaga magboxing. At saka ngayon guys, yung napag-isipan ko kasi December na rin, kaya mag-uwi muna ako sa dun sa amin, sa barangay namin, dun sa probinsya namin. Magpo-pro ako pero hindi ko alam guys kung kailan ko gusto mong bumalik. Gusto ko mag-boxing pero siguro balik ulit ako ng street boxing. Sa mga fans ko, followers ko, pasensya po kayo kung ma-disappoint ko kayo na hindi ako muna ngayon magtuloy sa pro. Pero hindi ko masabi, gusto ko pa rin mag-pro, hindi ko lang masabi sa inyo kung kailan ulit ako mag-pro. Pero napapasalamat ako dito sa legal na kamao, lalo na kay Boss Rich doon, sa manager ng legal na kamao, sa manager ko. Sobrang laki nang natulong sa akin guys, kahit sabihin natin na alis ako ngayon, uwi ako doon sa amin, pero marami akong babaunin na lalong-lalo na sa pagbaboxing. Alam naman natin na bago ako pumunta dito guys, yung mga galawan natin, pang kanto-kanto lang. Ngayon, nagpapasalamat ako sa Team Legal na Kamao, sa mga coach ko, na sila talaga yung nagturo sa akin na kung paano manuntok ng ano, ng tama, ng hindi na pang kanto-kanto guys, kahit pa paano, mapagmamalaki ko siguro na ngayon yung mga suntok ko, para nasa proper na. Kaso nga lang guys, siyempre yung ito, sasabihin ko sa inyo bakit ako uwi, muna sa lahat. Grabe, yung pagbaboxing pala guys, hindi basta-basta. Sobrang laki ng sakripisyo. Kung sa boxing lang, kung sa suntukan, wala naman tayong inaatrasan. Alam niyo guys, Bisaya tayo. Hindi tayo natatakot sa suntukan. Kaso lang guys, ito yung na experience ko sa pagbaboxing. Siyempre, sa pagpupro, dito ako sa Maynila, yung asawa ko, yung pamilya ko, nandun sa probinsya. Na napil ko guys na sobrang hirap pala ng ano, malayo sa pamilya. Kasi nung mga 1 month pa lang ako dito sa Team Legal na Kamao, nagbabalak na talaga akong umuwi kasi hindi naman dapat maramdaman ko to kasi matanda na ako eh. Pero guys, naramdaman ko pa rin yung tinatawag natin na homesick. Sobrang hirap pala malayo sa pamilya. Gabi, hindi mo... Kung kakayanin mo siguro. Pero sa akin, napag-isipan ko na
siguro magbabaksing, magpupro boxing ako siguro mga sa katagalan. Hindi ko na iiwan asawa ko kasi hindi kaya guys. Kaya salut ako sa mga OFW dyan na sinasakripisyo yung kung ano nila yung present malayo sa pamilya para lang magbigay yung pagustuhan ng pamilya nila. Sabi ka masugo. Ha? Ang inang sugo-sugo. Ano naman makukuha ko kung susuguin ako dito? Giniharap ka, parang ipay. Utangin akong babayaran nila ako. Ito guys, hindi sa pagmamayabang kung babayaran nila. Utangin na. Hindi naman sa pagmamayabang kung sa pira-pira lang. Sa pagbablog talaga guys. Pamagay talaga yung pira. Kaya ngayon, utangin na. Kahit si Busrich doon pa. Guys, pero unang-una sa lahat, nagpapasalamat talaga ako kay Busrich doon. Unang-una yung nung hindi pa ako napunta dito, kala ko si Busrich doon na maano yan sa social media ba, matawag doon parang maldito, parang suplado tingnan, pero nagano kami na nagtagal ako dito, mga 1 month pala na nakita ko na lahat. Napansin ko si Busrich doon talaga, maano siya, okay guys, parang minsan na inaano parang. Alright mga kabakal, so ito nga yung malungkot na balita na sinabi na officially ni Boy Bagsik na hindi na raw muna siya lalaban dahil na-cancel yung laban at hindi nakakuha ng lisensya. Well mga kabakal, ito yung aking opinion dyan. Kasi meron tayong mga fighters na kumukuha talaga ng lisensya sa GAB at yung even yung ating mga vloggers dati pinapakuha sila ng lisensya sa GAB. Tingin ko naging problema dyan ay dalawa. Kung hindi man yung isa, yung pangalawa. Ang una, possible hindi nakakuha ng lisensya itong si Boy Bagsik. Kaya na-cancel yung kanyang laban at napanghinaan na ng loob at dahil nga homesick na siya, siya ay uuwi na lang muna pero gusto pa rin niya maging pro. Hindi niya lang alam kung kailan uli. Maaring na panghinaan na ng loob itong si Boy Bagsik. Ito may mga dahilan para hindi ka makakuha ng pro license. Mga kabakal, meron niyang mga neuro test, meron yung mga MIR, check yung inyong ulo kung okay ba. Maaari sigurong nakitaan na, uy, may tama yung ulo ni Boy Bagsik. Kasi nga kung meron niyang mga namumuong something sa inyong ulo dahil sa iyong mga training, ay hindi ka makakakuha ng lisensya at kailangan mo munang maghilom, magpagaling ng minimum 3 months. So isipin mo nga naman kung 3 months yun, ano pa ang gagawin mo sa Maynila kung hindi umuwi ka na lang muna sa probinsya at magpagaling at saka ka na lang uli kumuha ng lisensya. Or possible, yung pangalawa, na-cancel yung laban niya, hindi na siya binigyan ng laban para sa pro, kaya hindi na rin siya kumuha ng kanyang lisensya. Aanin niya pa ang kanyang lisensya kung na-cancel na yung kanyang laban. Pero yun naman ay aking theory lang. Siyempre, marami sa inyo may mga sariling opinion. So siguro nagsama-sama na walang lisensya, na-cancel ang laban, na homesick. So yun yung nangyari. Pero para sa akin, ang mataas na reason dito ay dahil siguro nga bumagsak itong si Boy Bagsik sa pagkuha ng pro license. Kasi mga kabakal, hindi rin naman ganun kasimple yung pagkuha ng mga pro license. Yung iba nga dyan, nakaschedule na yung laban. Meron ng date, meron ng poster. Pero pagdating sa pagkuha ng lisensya sa GAB, bagsak. Kaya ang nangyayari, napapalitan sila at hindi sila nakakalaban. Kailangan muna nilang i-clear yung kanilang sarili. Kailangan nilang i-clear yung kanilang health, yung kanilang kalusugan, kung sila ba ay fit para lumaban, yun yung problema. Kaya nga yung iba mga kabakal, pinapakuha muna ng pro license bago magsabak ng mga hard training. Alam naman natin mga kabakal na itong mga boksingerong ito, dumadaan sa mga hard training, especially hard sparring na pwedeng ikaidulot ng komplikasyon, problema sa kanilang katawan, sa ulo, kaya doon bumabagsak sa pagkuha ng lisensya. Pero ano ang inyong opinion mga kabakal? Ito nga ba isang dahilan lang ni Boy Bagsik? Or talagang yun nga nakakalungkot na dahil sa isang problema,
hindi nakakuha ng lisensya, na-cancel ang laban, at pupospon niya muna yung kanyang pagiging pro. Ano ang inyong opinion, mga kabakal? Gusto ko marinig, i-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila.